bago mag TV Patrol World. Sorry, I'm late. Sorry. This is my executive assistant, Awel. Hello. Yes, idea. So I see, dinala niya lahat ng idea niya nakasabit sa katawan niya. I don't know yet the motive, so dinala ko na lahat ng color motifs, tsaka fabric materials para hindi na kayo mahirap. Where do we start? But here, we're just getting ideas. Themes. We're set. 50s inspired siya. Kung maniniwala ka sa feng shui, they will say there's no other mat except Pagkatapos ng masayang pamamanhikan, ang pagpaplano ng kasal ang agad na aming hinarap. Kasama ang mga designer, wedding coordinator, at makulit kong executive assistant itong si Awel. Maybe just let a thank you, you know, one. Thank you for marketing. Maraming salamat. Blue. Magsusulat. Fountain pen. Yeah, fountain pen. Or we'll get a nice penmanship. Oh, really? Come on. Oh my God, you're asking for more work. Ang daming magagandang ideya ang lumabas at puno din ito ng tawanan. Filipiniana ang magiging buong konsepto ng kasal. Inisip namin na siguro ang pinakamagandang i-highlight talaga mga bagay na nagpapakita ng history, ng kultura natin. Si Pepito Albert na aking kaibigan ang gagawa ng wedding gown. Magiging yari ito sa purong piña cloth na galing pa sa Aklan. So I wanted something simple to go with her stature, with the way she looks, with the way she carries herself. Something that befits her. So simple, but of course merong hindi man masyadong simple. Si Randy Ortiz naman ang gagawa ng barong ni Mar. Ginawa ito ng mga dalawang buwan, ano? Dahil pinasadya pa namin ang klase ng weaving para sa napakasimpleng barong na gusto ko. Simple in the sense na wala namang kulay, ginamit lang namin ng natural color at saka natural weave ng pinya. Kaya lang, meron lang mga detalye. Si Patrice Ramos Diaz sa mga damit ng entourage. Nagre-research kami sa ano yung kaibahan yung cuts ng Filipiniana clothing noon, ano yung klaseng mga detalye yung ginagawa nila noon, anong klaseng mga burda. After all the research, doon kami magde-decide ano ba yung concept na gagawin namin talaga. At ang sapatos, gawa naman ni Cesar Gaupo. So ito po ang kauna-unahang pagkakataon na may close-up smile ang aking mga paa. Ngayon lang makikita ang aking mga toes. Buti na lang nagpa-pedicure ako. Thank you, Cesar. This is a beautiful design. Thank Ito you. Ang napili namin para sa ating wedding shoe. Pero hindi brown. No, it will Gagawin be natin champagne. Parang pinya shade. Parang pinya. More eco, more natural. Parang pinya. Pagpili ng simbahan, naku, nahirapan kami dito ni Mar. Kaya isa-isa muna kaming bumisita sa mga simbahan bago nakapagdesisyon. Binisita namin ang Manila Cathedral, Quiapo Church. Pag sinabi mong Quiapo Church, talagang ano siya talaga, kilala siya at saka Pinoy na Pinoy. Hanggang sa tinina na nga namin ni Senator Mar. So what did you think about Quiapo? Napakaganda ng arkitektura at saka elegante. At para sa akin naman, ang gusto ko naman lang is that mabigyan ng elegansya itong araw na ito dahil napakahalaga nitong araw na ito para sa amin ni Corina. So sa akin naman, okay din lang. Pare-parehas naman yung basbas ng Diyos kahit anong simbahan. Bago pa napagpasyahan na sa Santo Domingo Church namin isasagawa ang seremonya ng kasal, thank you.
At dahil gusto naming maging bahagi ang buong Pilipinas sa aming kasal, lumibot din kami sa Luzon, Visayas at Mindanao para humanap ng mga kakailanganin. Nagpunta pa kami sa Davao para sa mga bulaklak. Pampanga para sa gagamiting kandelabra sa simbahan at reception. At para sa mga ipapamigay na souvenirs. At dito sa Maynila para sa wedding cake. Magarbo ang iniisip na plano para sa aming kasal. Lalo na sa magaganap na reception. Balak sana namin sa Araneta Coliseum ito gawin. Kung saan bukod sa pagsasalo, magkakaroon din dapat ng mga palabas. At bubuksan ito sa publiko. At yan ang trabaho ng ilang ba tayo? 10 yata ang taong yan na gumawa ng ganyan. And with Margarita Forrest, congratulations everybody! Pero nang dahil sa dumaan na bagyo si Ondoy at Pepeng, madami sa ating mga kababayan ang nasalanta. Nawala ng bahay at kabuhayan. Kaya nga rin, ang dapat na gagastusin na 2 o 3 milyong piso para sa reception, naging donasyon na lamang namin para sa mga biktima ng bagyo. Sayang nga, pero hindi na bale. Sabi namin ni Mar, mas importanteng makatulong kaysa magsaya. At sinimulan ng kawang gawa ang aming pagsasama bilang mag-asawa. With another, this is gonna, another donation. Maraming salamat. Mabuhay si Mar at Corina. Aba, meron pa. Thank you. Pangarap ng isang babae ang magpakasal. At kung kayo ay tulad ko na nakilala na ang mapapangasawa, naku, sinasabi ko sa inyo, ang pinakamahirap na parte dito ay ang pagpaplano. Mahirap pero masaya din ha, lalo pat unti-unti na itong nalalapit sa katotohanan. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close.